Wondering ka ba ngayon kung ang lalaking kausap mo, nakakasama, nakaka-video call, o nakaka-chat, ay totoong in love sa'yo? Gusto mo ba ng tips para malaman kung may pag-asa bang maging kayo? If yes ang sagot mo, saktong-sakto tong video na ginawa natin ngayon para sa'yo. Dahil ang pag-uusapan natin today ay ang siyam na bagay na ginagawa ng boys kapag ka sobrang in love sila sa'yo. Kaya kung interesado kang malaman kung ano-ano yung siyam na yan, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at ito ang nakakakilig na bagay na ginagawa ng mga boys kapag ka sobrang in love sila sa'yo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad dito na i-upload pa natin sa inaharap. At ang unang-una sa listahan ng nakakakilig na ginagawa ng mga boys kapag ka sobrang in love sila sa'yo ay ang pagiging romantic nila. Bigla na lang ba siyang nagiging super caring, super sweet, at super attached sa'yo? Yung tipong nung nakilala mo siya, hindi naman siya ganun, pero ngayon sobrang gentleman niya na. At ramdam na ramdam mo na sobrang haba ng hair mo kapag ka kasama mo siya, kapag ka kausap mo siya, o kapag ka kachat, ganyan. If ganyan ang pinaparamdam sa'yo ng lalaki, nako kapatid, isang malinaw na senyales na yan na ang lalaking yan ay in love sa'yo. Kaya naman, it's up to you na lang kapatid kung hahayaan mo ba siya kagad pumasok sa buhay mo o i-enjoyin mo muna at i-cherish ang moment kung saan sobrang gentleman at sobrang caring niya sa'yo. Habang inihintay na siya na mismo ang mag-confess ng pagmamahal niya o ng nararamdaman niya sa'yo. Okay? Proceed tayo sa ikalawa, which is, pinagmamalaki ka na niya kaagad. One of the visible sign naman na sobrang mahal ka o sobrang gusto ka na ng lalaki ay kapag ka yung mga kaibigan niya o yung mga kakilala niya na hindi mo pa lubusang nakikilala o nakikita ay kilala ka na. Ibig sabihin kasi noon, kapatid, pinagmamalaki ka na niya sa kanila. O kaya naman siguro, lagi siya nagpo-post ng about sa'yo. Kaya naman, naku-curious yung mga taong nakakakilala sa kanya tungkol sa'yo. Pag ganyan ang ginagawa ng isang lalaki sa'yo, ibig sabihin lang niya na sobrang proud niya sa'yo. Even if hindi niya pa nakukuha o hindi mo pa ibinibigay sa kanya yung mata mismong oo. At kapatid, isang malaking senyales din yan na sobrang in love sa'yo ang lalaki yan. Kaya sooner or later, magko-confess o magtatapat na siya ng nararamdaman niya sa'yo. Okay? Proceed tayo sa ikatlo, which is, pinapakita niya sa'yo na kayang-kaya niyang mag-provide para sa'yo. Ang isang bagay na sobrang proud ang isang lalaki na magagawa niya sa babaeng mahal niya o sa taong gusto niya ay alagaan ito at maibigay sa kanya ang lahat ng gugustuhin niya. Siyempre, may pakita rin sa partner niya na kaya niyang maging consistent dito. Kaya naman, kung ang lalaking nakilala mo or even yung matagal mong naging kaibigan ay ganito ang ginagawa para sa'yo, nako kapatid, isang malaking senyales na yan na sobrang mahal ka o in love sa'yo ang lalaking yan. Okay ba? Proceed tayo sa ikaapat, which is kapag gusto niyang magkaroon na kayo ng label. Paano kung all of the sudden ay gusto niya na kayong magkaroon kaagad ng label? Paano kung biglang gusto niyang ipagmalaki ka at angkinin ka at ipakita sa buong mundo na kanya ka na? Nako kapatid, kapag ganyan ang nakilala mong lalaki, isang malinaw na senyales lang yan na sobrang in love siya sa'yo. At kaya naman niya ginagawa yung bagay na yan ay dahil ayaw niya nang may makaagaw pa sa'yo from him. Kaya gustong gusto niyang magkaroon na kayo kaagad ng label para alam ng lahat at alam ng isa't isa na may nagmamay-ari na sa bawat isa. Again, it's up to you na kapatid kung tatanggapin mo pa ang mga ganitong setup. But make sure na hindi mo mamadaliin ang pagdidesisyon at pag-iisipan mo ito ng gusto. Okay? Proceed tayo sa ikalima, which is, nagkikwento na siya sa'yo about sa life niya. Alam naman natin siguro na ang mga boys ay mataas ang ego. Hindi yan nag-o-open up even if nahihirapan na sila ng basta-basta. Especially kung magmumukha silang mahina dun sa taong nagugustuhan nila o mahina sa taong mahal nila. Kaya naman kapag ang isang lalaki ay handang maging bukas na libro, handang i-open sa'yo ang buhay niya,
Ibig sabihin lang nun na sobrang laki ng tiwala niya sa'yo at sobrang gusto niyang mas makilala mo pa siya. That way, madali niyang maipapahayag sa'yo kung ano yung totoo niyang nararamdaman. At isang malaking senyales na rin yan, kapatid, na sobrang in love siya sa'yo. Dahil kaya niya ginagawa na i-open sa'yo ang buhay niya ay para mas makilala mo siya ng gusto at malaman mo na handa rin siyang tanggapin ka ng buo sa buhay niya. Okay? Proceed tayo sa ika-anim, which is, nagiging interesado sila ng sobra pagdating sa'yo. Bigla ba silang nagkakaroon ng interes pagdating sa mga bagay na tungkol sa'yo? Yung tipong magugulat ka na lang, alam niya na lahat ng detalye ng tungkol sa'yo. Lalong-lalo na sa mga bagay na mahalaga para sa'yo. Nako kapatid, kapag ganito, ang kinikilos o ginagawa o pinaparamdam sa'yo ng lalaking nakapaligid sa'yo. Isang malinaw na senyales ng yan na gusto ka ng lalaking yan. Kaya naman kapatid, kung gusto mo siya, wag na wag mo rin naman ibababa yung worth mo para hindi ka niya baliwalain sa bandang huli. Dahil kung ibababa mo yung worth mo, hindi mo maibibigay yung sarili mo ng buo. Hindi mo maipapakita kung sino ka talaga. Dahil doon, hindi mo rin matatanggap ng buo yung pagmamahal na deserve. Kaya kung nalaman mo na gusto ka niya at in love siya sa'yo at ikaw din naman ay may gusto sa kanya, make sure na dadaanan niya ang proseso para makuha niya ang mata mismo. Oo. Okay? Proceed tayo sa ikapito, which is, gumagawa na siya ng way para hindi ka masaktan. Hindi ba niya hinahayaang masaktan ka? Yung tipong sobrang nagiging OA na sila kapag nakikita ka nilang malungkot, nakikita ka nilang nasasaktan, o even nag-iisip ng malalim. Kapag ganyan ang lalaking nakapaligid sa'yo, isang malaking senyales lang yan na may care sila sa'yo at sobrang gusto ka nila. Kaya naman, ginagawa nila ang lahat para matulungan ka sa lahat ng dinadala mo sa buhay dahil ganun ka kahalaga para sa kanila. Kaya kapag ganito ang mga lalaki sa paligid mo, sigurado ako na hahaba yung hair mo dahil ang mga lalaking yan ay in love sa'yo. Okay, proceed tayo sa ikawalo, which is ikaw palagi ang pinipili niya. Kapag ba tinext, tinawagan, o kaya naman kapag naririnig niya ang boses mo, ay agad-agad siyang tumatakbo sa'yo kahit ano pa ang ginagawa niya o kahit gaano pa kabisi ang araw niya. Nako kapatid, kapag ganito ang pinaparamdam sa'yo ng isang lalaki, napakaswerte mo dahil sigurado ko na yung lalaking yan ay in love sa'yo. Kasi lahat naman tayo, di ba? Gusto natin na piliin din tayo ng taong pinili natin, di ba? Kaya naman, kapag ka ginagawa nila to sa atin, kapag tayo yung pinipili nila, gustong-gusto natin yung pakiramdam, tama? Kaya naman, kung ang isang lalaki ay ganito ang pinaparamdam sa'yo, sigurado ko na kinikilig ka na ngayon dahil yung crush mo ay posible ding may gusto sa'yo. Okay ba? Proceed tayo sa ikasyam, which is, kapag sobrang saya niya kapag kasama ka niya. Hindi ba mawala yung smile niya kapag kasama ka niya? Yung tipong every time na mapapatingin siya sa'yo, at mapapatingin ka rin sa kanya ay nakangiti kayong dalawa. Kapag ganito ang lalaking nakilala mo, sure ball yan kapatid na in love sa'yo ang lalaking yan. Kasi isang senyales din kasi ng pag-o-offer ng isang masayang relasyon sa'yo ng isang lalaki ay yung pag-ngiti niya. Kasi kapag ka ngingitian ka niya na maganda, pinaparamdam niya sa'yo na para sa mga mata niya, nagniningning ka. Kaya naman, wala siyang magawa kundi ngitian at gumawa ng way para mapasaya ka. Kaya naman, kung ang nakilala mong lalaki ay ganito ang ipinaparamdam sa'yo at ikaw din naman ay masaya na nakikita siyang ganito sa'yo, wag na wag mo na siyang pakakawalan kapatid dahil ang lalaking yan ay sobrang in love sa'yo. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo yung video na ginawa natin ngayon, mag-iwan po tayo ng like. Malaking tulong po to sa channel ko at pakisubscribe na rin ang channel ko. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. At sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko, maraming salamat po sa palagian niyong panonood at pagsuporta. So ayun na nga, maraming salamat ulit sa panonood. I will see you on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatida. God bless and peace!